Darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, isa sa mga masasabi nating distinctiveness of Christianity is its exclusivity. Wala pong ibang masasabing kakaiba sa pananampalatayang itinuturo ng Biblia, kundi ang pag-angkin nito na siya lamang ang nagsasabi ng buong katotohanan. At maging si Apostle Paul, inangkin niya na there is no other way to the Father except through Jesus Christ. Ngayon, kung ito ang pag-angkin ng Ebanghelyo na ating ipinapangaral at ito ay hindi totoo, then ang kanyang exclusive claim ay hindi higit kumpara dun sa mga mensahe na naririnig natin sa ating kapaligiran. Pero ang mensahe ng Ebanghelyo ay totoo at ang kanyang exclusive claim ay totoo. Bakit? Because God Himself said it. But aside from the fact that Christianity is exclusive, wala nang ibang daan, wala nang ibang paraan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo patungo sa Ama, itong Christianity is also very demanding in its expectation from those who profess faith as Christians. The call of the gospel requires a fitting response. In fact, pag ang isang tao ay nagpahayag na siya ay mananampalataya, isa sa mga kasama sa mga pamantayan ng pagiging totoo ng kanyang pananampalataya ay ang kanyang pagnanais na gawin kung ano yung nais ng Diyos. Only those who have true understanding of God's grace can have the urgency to respond to it appropriately. Gusto ko pong ulitin yan. Only those who have true understanding of God's grace can have the urgency to respond to it appropriately. Ngayon pong umaga, I would like to direct your attention sa ating pong text from the Old Testament, and it's from Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 11. Basahin po natin ito mula sa ang Biblia, Deuteronomio, kabanatang 7, talatang 6 hanggang 11. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Faraon na hari sa Ehipto. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. At pinaghihigantihan ang mga napopoot sa Kanya upang puksain sila. Siya'y hindi nagpapaliban, kundi Kanyang gagantihan sila na napopoot sa Kanya. Talatang 11. Kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin at mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin mula po sa maikling passage na ito. Number one, the proper perspective about God's grace. The proper perspective about God's grace. And second, the proper response to God's grace. The proper response to God's grace. So tingnan po natin yung unang main heading po natin para sa pag-aaral natin ngayong umaga. The proper perspective about God's grace.
Alam niyo po, maraming pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa mundong ito na ating ginagalawan. And usually, ang mga situation na ito ay ini-interpret natin sa paraan kung papaanong tinitingnan natin sila. Halimbawa, sa panahon natin ngayon na meron tayong crisis sa sakit na ito na COVID-19, meron ng mga available na vaccines o bakuna para sa COVID. Now, ang tanong ng marami, ito bang vaccine na ito ay totoong epektibo o hindi para labanan ang sakit na COVID? Dito, maraming view, maraming perspective ang naglipa na. Ang totoo, nagbabanggaan itong mga perspective o view na ito patungkol sa vaccine. Ang iba, sinasabi nila na ito ay reliable. Pero ito ay reliable lamang to prevent people from getting severe or critical symptoms. Para sa kanila, yun lang ang benefit ng vaccines na ito. Para sa iba, meron silang strong position against the vaccines themselves. No? Para sa kanila, they don't want to be vaccinated. They don't want these vaccines. Meron yan term para sa kanila, di ba ang tawag, anti-vaxxers. Ano? So yan ang isa pang view patungkol sa vaccine. There are those who would insist na bukod sa vaccine, na meron pang ibang paraan ng panggagamot. At para nga sa kanila, mas okay nga daw itong paraan ng panggagamot na ito kasi hindi lang niya pine-prevent na maging severe or critical ang isang magkaka-COVID, pine-prevent niya pang magka-COVID. Abas, yun na siguro ang pinaka-mainam na gamot, no? Para sa COVID, yung hindi ka talaga magkakaroon ng COVID o hindi ka mai-infect ng virus na nagdudulot ng sakit na ito. So that's another view. And meron pang ang isa, binabalanse yung lahat ng view na ito. Para sa kanila, naniniwala sila na okay lang ang vaccine, no? And okay din naman yung other good medicines na available sa panahon natin ngayon. At para sa kanila, they will benefit from all of them. So, ito pong mga binanggit ko sa inyo, hindi ko alam kung saan kayong kategorya kabilang, ano? Pero ito po yung tinatawag nating perspectives, no? Ito yung papaano tinitingnan ng mga tao ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Now, when we talk about the Bible, hindi natin maitatanggi na mayroong isang bayan na special. At itong bayan na ito ay, sabihin nating integral, no? Essential, yung kanyang existence, yung kanyang part doon po sa tinatawag na development of the plan of God's redemption. And that is the nation Israel. Hindi natin matatawaran, ano? Pagdating sa pagiging importante ng bayan na ito, particularly in the Old Testament. Ang kanilang kahalagahan ay sa Diyos mismo nang galing. Diba? Ang Diyos mismo nagbigay sa kanila ng special and prominent position as God's very own chosen people in the Old Testament. Pero even Israel at maging ang kanyang pagiging importante, dapat nating ilagay sa tamang perspective. Dapat nating ilagay sa tamang pagtingin, sa pagbalanse. I think this is what Moses was trying to accomplish dito po sa verse 6 hanggang verse 8 ng ating passage. Ito pong pagiging importante, pagiging special. And in fact, yung pagtanggap ng unparalleled favor ng bayan ng Israel ay naging dahilan para sila ay maging proud as a nation. And pride, when we talk about pride, it is the result of putting too much importance on the wrong things. Lalo na kung yung wrong thing na yon ay ang ating sarili. So that's what we call pride. Now, hindi po naman mahirap intindihin kung bakit ang bayan ng Israel, with all of its important position, ano, sa history ng redemption, na-tempt sila na maging proud
At ang isa sa mga dahilan ay matatagpuan natin dito sa mismong chapter na ito na atin pong kinukonsider ngayon. Tingnan niyo po yung unang dalawang talata ng Deuteronomy chapter 7. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dyan sa Deuteronomy 7 verse 1 and 2, ganito, kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang angkinin ito at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, ang Heteo, Gergeseo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Heveo at ang mga Jebuseo na pitong bansang higit na malalaki at makapangyarihan kaysa iyo, at kapag sila'y ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Eh bakit po natin binanggit itong mga talatang ito? Ang Israel ay isang napakaliit na bansa. Pero at this particular point in their history, they destroyed 7 great nations that were more numerous and mightier compared to them. Just imagine, no? Kaya hindi mahirap isipin kung bakit ang bayan ng Israel naging proud. Napakaliit nilang bayan, wala silang military number, pero tinalo nila ang daming mga bansa. Actually, some scholars even say that this number is only an approximation of the total number of those nations occupying Canaan at that particular time. So, ibig sabihin, posibleng mas marami pa dito sa mga enumerate dito sa mga talatang ito, yung mga bayan na tinalo ng bayan ng Israel. Siguro, napanood nyo na yung pelikulang 300. Ano? Alam niyo yung pelikula na ito, no, ay hango sa totoong nangyari sa kasaysayan ng nakaraan, no, 480 BC. Merong digmaan na kung tawagin ay the Battle of Thermopylae. Na dito ang pinuno, ang pangalan niya ay Leonidas, no? Siguro naalala niyo na yung pelikula na yan. Si Leonidas ay mayroong 300 na best of his soldiers. At alam niyo, napakatapang nitong 300 soldiers na ito together with Leonidas. Sila ay nakipaglaban sa napakalakas na army ng Persia na humigit kumulang between 100,000 to 150,000. At sila ay nakipagdigmaan sa loob ng 7 araw. Pinagtanggol nila ang kanilang posisyon. But eventually, alam natin kung ano yung nangyari sa story. They were defeated. No? Natalo si Leonidas at ang kanyang 300 best soldiers. No, baliktarin mo yung story na yan. No, baliktarin mo yung nangyari sa story na ito sa nangyari sa Israel. Israel, sila ay napakakonte, pero sila ay nagwagi. Tinalo nila, hindi sila ang tinalo, sila ang tumalo sa napakarami na mga bansa at higit na mas makapangyarihan ang mga sundalo ng mga ito kumpara sa kanila. Nanalo sila sa digmaan, pero hindi sila nanalo dahil sa kanilang bilang. Ang totoo, nanalo sila dahil sila'y konti. Nanalo sila kahit sila'y konti. Tandaan natin na nung ang bayan ng Israel ay naglalakbay papunta doon sa lupang ipinangako, and eventually, di ba, sa kasaysayan, nakuha nila yung tinatawag na promised land, mas konti pa yung mga tao na natiling tapat sa Panginoon, tapat kay Yahweh, at ginamit niya para makapasok sa lupang ipinangako. Yun yung panahon ni Joshua. Konting-konti na lang sila kumpara dito sa mga tao, sa mga Israelita, dito sa panahon na ating pinag-aaralan. Now, what is the point of Moses? Ano ang ginawa ni Moses para ang bayan ng Israel ma-realize nila that there's nothing for them to be proud of? Pinaalala niya kung anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos.
Moses reminded the Israelites of his time of the grace of God and what it means. Ngayon, ano nga ba yung tamang perspective when we talk about the grace of God? So before we consider what is the correct perspective, gusto ko muna tingnan natin kung ano yung wrong perspective. What is the wrong perspective about the grace of God? Tingnan niyo yung verse 6b hanggang verse 7 ng ating text. Deuteronomy chapter 7, verse 6b and verse 7. Ganito ang nakasulat. Ang sabi niyan sa Tagalog, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Ay, pansinin niyo pong mabuti itong mga talatang ito. Bayan ng Israel, with all of their privileges, with all of this unparalleled favor na tinanggap nila from Yahweh, eh, nagsimula silang matukso na maging mayabang, maging proud people. And how did Moses correct that? Ang sabi ni Moses, eh, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. But before he introduced the correct perspective, sinabi niya muna, sandali lang. Ito yung maling perspective ng marami pagdating sa biyaya ng Diyos. Dito po sa talatang ito, interestingly, yung term na more in number, no? Binanggit yan sa ESV, more in number, sa Tagalog translation, mas marami. Eh, pangkaraniwang ginagamit niyan, not only in the Old Testament, but even in ancient times, no? Kapag ang pinag-uusapan ay gera o labanan, as a determining factor in winning any kind of battle. No? The more in number, the higher chance of winning. Diba? The mightier the soldiers, diba? The more the soldiers of the army, diba? The better the chance of winning. Being more in number is a military advantage. It's a chance to win. Sabihin natin katiyakan na pagka ikaw ay lumaban at marami ka, mananalo ka laban sa iyong mga kaaway. Eh, anong point ni Moises dito? Di ba? Eh, ang Israel, hindi naman sila marami. Ang Israel, eh, pinakakaunti nga. Ano sinasabi ni Moises dito sa mga Israelita? Israel conquered her enemies not because she has military advantage. Wala siya noon. Konti nga lang siya. Ang totoo niyan, siya ay nagtagumpay because God gave her the victory over her enemies. At nagtagumpay ang Israel hindi dahil sa siya'y marami. Kabaliktaran. Nagtagumpay siya sapagkat siya ay binigyan ng tagumpay ni Yahweh. So nakita niyo po, ano? Israel received God's grace not because of her inherent worth. So yun yung maling perspective about the grace of God. Diba? That we receive it, no? We receive the favor because we are greater compared to others. No? Tinatanggap natin yung pabor ng Diyos sapagkat tayo ay mas maganda, mas matalino, mas mayaman, mas marami ang resources kumpara sa iba. Yan ang maling perspective about the grace of God. It's actually the other way around. Israel received God's grace not because of her inherent worth. So matututunan natin dito, ang biyaya ng Diyos is not something that we actually earn. Hindi natin pinaghihirapan ang biyaya ng Diyos. Diba? Walang sapat na effort, no? Na gagawin ng isang tao para tanggapin niya ang biyaya ng Diyos. So kung hindi sa paraan ng tao, sa kanyang sariling effort, sa kanyang sariling galing, dami o husay, anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? So what is the proper perspective about the grace of God? So several things, no? At least three things ang gusto kong i-share sa inyo ngayong umbaga. Number one, God decides who receives
grace. Ito yung unang dapat maintindihan natin about the grace of God. It is God who decides who will receive it. Tingnan niyo po yung pangalawang bahagi ng talatang 6 ng Deuteronomy 7 sa Tagalog. Diba? Ang sabi diyan, pinili ka ng Panginoon mong Diyos. Napakahalaga po nitong sinabi na ito sa atin sa talatang yan. This is what we call the beauty of God's grace. No one has the advantage over it. No one has the power to manipulate it. This is God's grace. You know? Ang ibig sabihin yan, we cannot demand from God to give us His grace. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos para bigay niya sa atin ang kanyang biyaya. It is God who gives it freely to anyone He pleases. Kung sino yung gusto niyang bigyan, sila ang tatanggap ng kanyang biyaya. Bakit? Pinili niya, ginusto niya. No? So siya ang magdi-determine who will receive His grace. Eh, dito sa story natin, it was Yahweh who in the first place decided to choose Israel and not the other way around. Diba? Balikan yung history ng Israel. Hindi naman sila ang pumili kay Yahweh para maging kanilang Diyos. Diba? Si Yahweh ang pumili sa bayan na ito para maging kanya. So that's the first correct perspective about the grace of God. God decides who receives His grace. Pangalawa, God gives it to those whom He loves. You know? God gives it to those whom He loves. Tingnan niyo yung verse 8a ng ating passage. Sabi sa Tagalog, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon. Napakaganda niyan, no, mga kapatid. So dito, matututunan natin that grace is love. Grace is a love gift from God. So yung biyaya ay binibigay ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Pero gusto kong i-clarify, ha, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na dahil binigyan ng Diyos ng biyaya ang bayan ng Israel, ay dahil lovable ang Israel. Eh, hindi totoo yun. No? Hindi lovable ang Israel, kaya niya tinanggap ang biyaya ng Diyos. Ang katotohanan, she does not qualify at all, no, to receive the grace of God. No? Walang sinamang bansa, no? Walang sinamang tao sa ibabaw ng mundo ang deserving of God's grace, no? None of us are deserving. Grace was given to Israel because God decided to love Israel. So hindi po ito dahil ang Israel ay napakagandang bayan, no? O kaibig-ibig na bayan. Eh napakakonti nga, 'di ba? Kung ang pagbabatayan natin ay ang pagiging kaibig-ibig ng isang bansa, di siyempre yung pinaka makapangyarihan, pinakamarami, 'di ba? Pinaka powerful na nation, 'yun ang iibigin mo. Pero tingnan mo, God loved Israel. And because of that, He gave her His grace. So this is the second correct perspective about the grace of God. Pangatlo, God is faithful to His promises. This is the third right perspective about the grace of God. No, God is faithful to His promises. Tingnan niyo yung second part ng verse 8. Sa Tagalog, sabi diyan, at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Yahweh, at this particular verse, did not forget His covenant with the patriarchs. Eh, matagal nang patay si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Pero sinasabi dito sa talata na ito, tinanggap ng Israel ang biyaya ng Diyos sapagkat hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako sa kanilang mga ninuno. Eh, this is another very serious reason kung bakit ang Israel eh, hindi pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi sila binigyan ng biyaya ng Diyos dahil sa kanilang angking kagandahan o angking lakas o kapangyarihan o pagiging marami, kundi dahil ang Diyos tumupad sa kanyang pangako sa nakaraan.
And note, however, that Yahweh did not fulfill His promises because it was promised to the patriarchs. Kasi sa unang basa, di ba, pagka binasa mo, eh kaya tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kasi tinupad niya sa mga ninuno ng mga Israelita. Hindi. Tinupad ni Yahweh ang kanyang mga pangako hindi dahil sa ipinangako niya ito sa mga patriarchs. Tinupad ni Yahweh ang kanyang mga pangako because it is He who made those promises. Tinupad ni Yahweh yung pangako niya kasi siya yung nangako. No, hindi pinag-uusapan dito kung sino yung pinangakuan ni Yahweh. Ang pinag-uusapan kasi si Yahweh ang nangako. Anong point? God's grace is rooted not on anyone's worth but on God's own character. Iyan ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Madaling salita, ang biyaya ng Diyos ay expression o pagpapakilala ng kung sino talaga siya. Ito ang Diyos natin. Talagang mabiyaya siya. Diba? Nagbibigay siya ng biyaya sapagkat siya ay Diyos ng biyaya. Hindi siya pipilitin kung saan niyang gagawin. Without this understanding, itong tatlong in-enumerate natin ng perspective, tamang perspective patungkol sa biyaya ng Diyos, you will not understand what the grace of God really means. So kung i-apply natin yan sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ganun din ang nangyari sa Church of God, di ba? Sa atin na kanyang iglesia. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi tayo ang pinili ng Diyos. At tayo inibig ng Diyos. Hindi dahil sa tayo kaibig-ibig, kundi tayo inibig ng Diyos dahil sa kanyang sariling anak. Tinan yung Ephesians chapter 1 verses 4 and 5 mula sa ESV. Anong sabi diyan? Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Siguro, yan yung isa sa mga passages sa scripture na dapat maging treasure ng ating mga puso. Katulad ng sa Israel, hindi sila pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi nila pwedeng sabihin, nagtagumpay kami dahil pinaghirapan namin ang lupang ipinangako. Kundi binigay ito sa kanila. Diba? Ganun din naman tayo sa ating panahon. We cannot boast about our election. We can only thank God because of His grace of saving us. And this gives us several implications. No? So yung katotohanan na pinag-aralan natin about the proper perspective about God's grace, putting it in our own time, we should have at least two implications. Number one, kung itong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, bakit tayo nababalisa o nagwo-worry sa mga bagay na simple lamang sa mundo? Why do we worry about petty things? Diba? Kung ang Diyos nagawa niyang ibigay sa atin ang hindi karapat-dapat, alam niyo kung anong hindi ang pinakasukdulan sa hindi karapat-dapat na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang kanyang mismong anak. Tinan niyo yung Roma chapter 8 verse 32. Sabi sa Tagalog, Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kita niyo yan? So ito yung tinatawag na principle of greater to the least. Kung nagawa ng Diyos ibigay ang kanyang sariling anak, ang sukdulan ng kanyang biyaya, eh bakit hindi ibibigay ng Diyos yung mga simpleng bagay tulad ng pagkain, damit, pambayad sa bills, diba? And so on and so forth. Yung mga bagay na petty, you know, compared to the greater gift of God's grace through His Son. And then, the second implication is this. Ang Israel ay inibig at pinili ng Diyos kahit na siya hindi karapat-dapat. Binigyan ng biyayang walang kapares nung kanyang kapanahunan. Pero hindi ibig sabihin ito, excuse na siya sa sufferings. Hindi ba? Ang bayan ng Israel ay special
course. There was one particular verse in the Old Testament referring to Israel as the apple of God's eye. Pero hindi siya naging exempted from sufferings. Diba? Nagdusa siya, dumaan siya sa maraming pagsubok, sa maraming pagdurusa. Pero bagamat sila ay nag-suffer many, many times, ang biyaya ng Diyos naman ay nag-uumapaw. Ang biyaya ng Diyos naman ay laging ibinibigay sa kanila. At itong nag-preserve sa kanila. Eh ganyan na din ang ginagawa ng Diyos natin ngayon, hindi ba? Kapagkat ang Diyos nila noon ay Diyos rin natin ngayon. Ang Diyos na nagbigay ng biyaya sa kanila, nag-protect sa kanila, nag-preserve sa kanila, yun din ang Diyos natin ngayon. At siya ay hindi nauubusan ng biyaya para sa atin na kanyang mga minamahal. So kahit tayo dumadaan sa mga patong-patong na mga pagdurusa, paghihirap mga kapatid, paalala ko sa inyo, ang biyaya ng Diyos, mas marami, nag-uumapaw. At kaya tayong itawid sa lahat ng mga pagdurusang ito. Kaya kung may kinakausap pa tayong hindi mananampalataya dyan, gusto kong sabihin sa iyo, yung pong tinatawag na saving grace of God is an experience na walang kasing tamis sa mundo na ito. Bagamat may experience ang mga tao ng biyaya ng Diyos, the saving grace of God is sweeter than anything you can imagine. Gusto mo ba ma-experience yan? Manampalataya ka kay Jesus, lumapit ka sa Kanya ngayon. So let's go to our second main heading. The proper response to God's grace. After understanding what God's grace really is, then ano kasunod? Diba? Kahit si Moises, at this particular point, eh madalas sinasabi natin na si Paul lang at saka ang ilan sa mga apostles sa New Testament na nagsulat ang gumagamit ng tinatawag na indicative imperative method, no? Pero si Moises at this particular passage, ginamit niya yung indicative imperative. Kung mapapansin niyo, verses 6 to 8, ayan yung indicative. Ano ibig sabihin ng indicative? Dito pinakita ni Moises sino ang Israel at ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Ano ang ginawa ni Yahweh para sa kanya? This is the indicative of this particular passage. And then after explaining this grace of God na tinanggap ng Israel, in-encourage niya ang mga Israelita, no, ni Moises, to respond appropriately. You know? So here, makikita natin ang tinatawag na imperative sa verses 9 to 11. You know, when God has done something, appropriate response must be rendered. At totoo yan sa Old Testament, dito sa ating pinag-aaralan. Totoo rin yan sa New Testament. Yung ginawa ng Diyos sa atin, yung biyayang tinanggap natin, eh dapat meron tayong gawin bilang karampatang katugunan. So the response that should flow from a proper perspective of God's grace, threefold. Number one, diba, sa Old Testament time, sa panahon ng Israel, after receiving God's grace, what? Expected to realize who Yahweh really is. So yung una na dapat na response. We should realize sino ba si Yahweh. Tinan nyo yung verse 9a ng ating text. Ano sabi dyan? Sabi, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Eh, yung talata na yan, I understand that to mean na sinasabi ni Moises sa mga Israelita, you should recognize that there is no other God but Yahweh alone. Now, this is a clear echo, no? Pinapaalala yung first of the two commandments. Diba? Yung una, no other gods. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. And then the second is, kung si Yahweh ang totoong Diyos, then wala tayo dapat Diyos-Diyosan. Ayun ang sinasabi sa atin dito ni Moises. Yahweh has rightful claim to do this because He is the only true God. Wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh. And after reminding Israel, this is the grace of God, sinasabi ni Moises, know who is God. Know who is the real God. Now, interestingly, yung salitang know, dito po sa verse na ito, pag tinignan nyo sa English, dito ay kilalanin sa Tagalog. Ang hindi po ibig sabihin yan ay
yung understanding ng isip lang, no? Knowing by understanding in the mind. In other words, hindi lang po ito nagre-refer dun sa tinatawag na mental acquisition of facts o yung intelligent learning of details. Hindi po yan ang tinutukoy sa salitang know o kilalanin. Dito, ang ibig sabihin niyan, we come to understand by our experience. Experience. Alam niyo, marami naman talagang maraming may kakayahan, may intellectual prowess, kung tawagin, to comprehend deep truths. No? May mga tao na nakakaintindi ng maraming malalalim na bagay na hindi natin maintindihan. Diba? Pero, ang totoo niya, naiintindihan nila, pero it doesn't change them. Walang binabago sa kanilang buhay. Pero, alam niyo kasi, ang totoo niya, mga kapatid, one can know, yet refuse to believe. Pwedeng alam ang mga detalye, pero hindi pinaniniwalaan. Pwede yun. Diba? Alam niya na ganun, pero hindi siya naniniwalang tama yun. So, ganito yung sinasabi natin dito. Israel knows Yahweh. In fact, hindi lang nila alam si Yahweh by history or by teaching, pero kilala nila si Yahweh sa pamamagitan ng kanilang sariling experience. They have seen. You know, this particular generation have seen the mighty powers of God through Moses. Diba, pinalaya sila mula sa pagiging alipin at sila'y dinadala papunta sa lupang ipinangako. Pero ang tanong, binago ba sila ng alam nila patungkol kay Yahweh? Binago ba sila ng understanding nila of who Yahweh is? Hindi yun eh. Hindi yun ang nangyari. Ang sinasabi sa atin dito ni Moises, ang totoong pagkakilala, pagkaranas ng biyaya ng Diyos, dapat magbabago tayo sa ating pagkakilala sa kung sino si Yahweh. That's the first thing. The second thing is this. Israel is to remember that Yahweh made a covenant with them. Kung naintindihan ng Israelita, ng mga Israelita, ang ibig sabihin ng pagiging mabiyaya ng Diyos, maalala nila ang kanyang tipanan sa kanila. Tinan niyo yung verse 9b ng ating text. Sabi dyan, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. Ayun si Yahweh. Ang Diyos natin ay nag-iingat ng kanyang tipan. Ano ba ang tipan? Ano ba ang covenant? So para sa Panginoon, ang covenant is not just an agreement between Israel and himself. A covenant for Yahweh is his way of revealing himself to Israel. Ipinakilala ni Yahweh kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang covenant. Hindi lang po ito simpleng, okay, meron akong pakikipagkasundo sa iyo, tapos na. Hindi, ang covenant is relationship. Yahweh had a relationship with Israel by establishing this covenant. So yun ang ibig sabihin ng talata na ito, pinapaalala nung ang ibig sabihin ng pagiging mabiyaya ng Diyos, nakipagrelasyon siya sa bayan ng Israel. In this particular context, Moses elaborated that Yahweh's covenant faithfulness and steadfast love is not something na dapat alam lang ng isang tao sa kanyang isip. Diba? At ang totoo niyan, para dito, yung pagiging loving and faithful ni Yahweh is a community experience. Diba? Community experience sa kanila to, hindi lang individual. You know, it's a community experience. It's a covenant with the community. So, yung pagiging totoo ng loving, kindness, faithfulness ni Yahweh, nararanasan ng buong bayan ng Israel. Alam nyo, dahil totoo yan sa bayan ng Israel, mayroong matinding implication yan sa kanila. Diba? Kung si Yahweh ay nakipagtipan sa kanila, nakipagrelasyon sa kanila, at nagpapakilala sa kanila, meron silang dapat seryosohin. O, tinan nyo dito sa verse 9c and 10 ng ating passage. Sabi dyan, at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya at tumutupad sa kanya mga utos hanggang sa 1,000 saninlahi at
pinaghihigantihan ang mga napopoot sa kanya upang puksain sila. Siya'y hindi nagpapaliban kundi kanyang gagantihan sila na napopoot sa kanya. Ano sinasabi sa atin dyan? Ipagpapalain ng Diyos ang mga faithful sa kanyang covenant at parurusahan ng Diyos ang mga hindi faithful sa kanyang covenant. Diba? With much privileges come great responsibilities. Totoo yan sa bayan ng Israel. Sila ibinigyan ng kakaibang privileges ng Diyos. Nakita nila kung sino si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga makapangyarihang gawa. So they have high responsibility. Kung hindi sila magiging tapat, sila'y parurusahan. Pero kung sila'y magiging tapat, sila'y pagpapalain. So this is what it means to have a covenant, a relationship with Yahweh. And that is grace itself. Diba? Sila'y may relasyon sa Diyos na totoo. And then thirdly, Israel is expected to render unwavering obedience to God's commandments. So matapos maintindihan ng bayan ng Israel ang pagiging mabiyaya ng Diyos, ang dapat na isa sa mga maging tugon ng Israel, susunod siya sa lahat ng ipinag-uutos. Tinan niyo yung verse 11 ng ating text. Sabi niyan, kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin at mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Diba? Totoong unique ang bayan ng Israel in many ways. They have experienced so many things that cannot be replicated today. Hindi na mauulit. Wala nang pwedeng magsabi ngayon, kami ang panibagong bayan ng Diyos. There is only one chosen nation, and that was Israel. Wala nang iba. Pero alam nyo, their uniqueness is not a ground for boasting. Hindi dahilan para magyabang, but a basis for their obedience to Yahweh's commandments. Ang pagiging espesyal ng bayan ng Israel, hindi dahilan para magyabang, kundi dahilan para maging masunurin sila sa mga kagustuhan ni Yahweh. Gratitude should be the result of experiencing God's grace. Diba yung mapagpasalamatin. No? Thankful ay resulta ng experience natin ng pagiging mabiyaya ng Diyos. Kaya sila na mga totoong nakaintindi ng biyaya ng Diyos, hindi mo pupwersahing sumunod. Hindi mo pipiliting gawin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sila na mga naka-experience ng biyaya ng Diyos, lalo na ang kanyang biyaya ng pagliligtas, sila'y kusang loob na susunod. Bakit? Kasi para sa kanila ito yung best that they could offer in return for experiencing what God has done for them. Diba? So the church is now the covenant community of God on earth. Tayo, the church, ang iglesia. And this means several things. You know? Kung naintindihan natin ang biyaya ng Diyos, dapat maintindihan natin na ito hindi tinanggap natin dahil sa ating sarili, kundi tinanggap natin dahil kay Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ang dahilan kung bakit tayo tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ang Panginoong Hesukristo ang dahilan kung bakit nag-e-enjoy tayo ng katubusan. Ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng hindi nagawa ng unang Adan. Ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng hindi nagawa ng Israel. Ang Diyos ay nagligtas ng mga hinirang sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay naging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan. Isa pang bagay na dapat maging malinaw sa atin, ang pagiging tapat ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig mananatili magpasawalang hanggan sapagkat yan siya. Yan si Yahweh. Hindi siya nagbabago. God remains to be loving and faithful even though we are not. We cannot think of anything na nangyari sa buhay natin, mga kapatid, na sasabihin natin, hindi yan dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit na yung mga hindi maganda na nangyari sa atin, masakit, diba, yung mga kalungkutan, matitinding pagsubok, lahat yan ayon sa biyaya ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Natuli, kung Israel ay sumunod dahil siya ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, di ba dapat tayo rin sa panahon natin ngayon? Hindi tayo pipilitin na sumunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi naman nagbago
Yung mga pamantayan ng bagong tipanan. Ang pamantayan nga ng bagong tipanan, ganun pa rin. Tingnan nyo, may mga ilang talata tayong babasahin. Sabi sa John chapter 14, verse 15. Anong sabi dyan? Sa Tagalog, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Oh. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dyan. Inulit pa yan ni John. Dun sa 1 John chapter 5, verse 3. Anong sabi dyan? Sa Tagalog, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At inulit pa ulit sa 2 John chapter 1 verse 6, ang sabi diyan, at ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos. Kita niyo, hindi nagbago. Kung tayo totoong nakaranas ng biyaya ng Diyos, lalo na ng kanyang pagliligtas, ang susunod na hakbang, susunod tayo sa lahat ng utos ng ating Ama. Tandaan natin, inibig tayo ng Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon dahil sa kanyang anak. And the best we can do, the best we can offer in return is being obedient to everything He commands. Eh kung kilala mo na ang Diyos ngayon, kung Christian ka na kinakausap ko ngayon, ibig sabihin nakaranas ka na ng biyaya ng Diyos. Ang sukdula ng biyaya niya, ang kanyang anak. Biyaya ng pagliligtas. So dapat maging tapat ka kay Yahweh. Dapat sundin mo ang lahat ng kanyang mga utos. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Dapat tayo, diba, sa kanyang biyaya, sundin natin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Kung ikaw naman hindi mananampalataya ngayon na nakikinig ngayon, ang panawagan ko sa iyo, ang hamon ko sa iyo, eh sana makita mo na ikaw ay hindi pa talaga nakakaranas ng totoong biyaya ng Diyos. Diba? Ikaw ay isang estranghero pa rin sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Pero ang mabuting balita, pwede mong tanggapin yan. Pwede mong maranasan ang totoong biyaya ng Diyos. Pwede mong ma-experience kung anong maging kabilang sa mga inibig at pinili ng Diyos. Diba? Ito ay isang biyayang inaalok. Ito ay kaligtasang walang bayad. So you can come to Jesus today. You can experience the fullness of God's grace. Tanghunang hakbang, sabihin mo sa iyong sarili at sa Diyos, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Wala kang magagawa, you're not worthy. At ikalawa, sabihin mo sa Diyos, maawa siya sa iyo. Iligtas ka niya. Bigyan ka niya ng pagkakataong maranasan ang totoong ibig sabihin ng kanyang pagiging mabiyaya. Manalangin tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Alam po namin, O Diyos, that this is a very familiar story in the Old Testament. Pero bagamat siya ay familiar at maaring nauulit-ulit na sa aming pandinig, pero ang katotohanan patungkol sa ano ang biyaya mo at anong dapat naming gawin in response sa ano ang biyaya mo, hindi nagbabago. This will be who we are. Kami po ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at kami ay mabubuhay ayon sa biyaya at kami ay susunod dahil sa biyayang tinatanggap. Tulungan mo kami, O Diyos, na ma-appreciate ang iyong biyaya sa amin, lalo pa sa panahon na ito ng krisis. Lumapit kami sa iyo, maging honest kami sa iyo, hingi namin at tanggapin ang iyong promises of bountiful grace. Para sa mga hindi pa mananampalataya, sana makita nila that you are a gracious God. You are not an angry God. You are a gracious God. At kung sila yung magsisisi, ililigtas man sila sa iyong sariling poot. At sila ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po, Diyos, makita nila sa panahon na ito, walang ibang totoong pag-asa, kundi ang Diyos ng biyaya. At ikaw yon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen.